Sadyang napakadelikado ang sports ng boxing. Isang simpleng pagkakamali mo lamang ay maaaring masayang ang iyong buhay sa isang iglap lamang. Kaya kinakailangan ng nararapat na preparasyon, tamang panahon sa pag-iensayo, hindi lang sa pisikal pati na rin sa mentalidad ng isang boksingero. Ang ibang boksingero kahit wala pang nakaschedule na laban ay hindi pa rin humihinto sa pag-iensayo dahil may mga pagkakataon na bigla ka na lamang isasabak sa hindi inaasahang pagkakataon. Dahil may mga pangyayari sa isang laban na magaganap ay hindi natuloy ang isang boksingero sa maraming dahilan at dyan papasok ang sinasabing replacement fighter. Kaya napaka-importante sa isang boksingero na palaging kondisyon ng pangangatawan nito at palaging handa sa hindi inaasahang digmaan. Sa kahit kaninong boksingero ay maaaring mangyari ito, pati na rin sa mga kababayan nating manlalaban sa ibabaw ng lona. Isang halimbawa si Jomari Gamboa na tubong Bacolod City, Negros Occidental. Nang mabigyan ito ng pagkakataon sa isang pandaigdigang kampyonato laban sa pambato ng Venezuela na si Noel Arbulet. Pinaglabanan nila ang bakanting WBA World Minimum Weight title. Ngunit nabigo ang ating pambato na masungkit ang nasabing titulo via unanimous decision. Matapos noon na isang buwan pa lamang nakalipas, Desyembre 4, nakatakdang idepensa ng nasabing taga-Venezuela boxer ang titulo sa nooy pambato ng Japan na si Santoro Abe. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, 10 araw bago ang nakatakda ng pagdepensa ni Arambulet sa WBA, ay nagkaroon ito ng trangkaso at hindi na makakarating sa laban nila ng Hapon na si Santoro Abe. Ngunit dahil sa marami ng nabentang tiket at nakaayos na ang lahat pati ang venue, iminungkahi ng isa sa mga promoter ng laban na maghanap ng kapalit kay Arambulet. At ang kanilang napili para labanan ng Hapon ay ang ating kababayan na si Jomari Gamboa. Dahil sa sariwa pa ang pagkatalo nito sa Venezuela boxer at kakaunti na lamang ang magiging preparasyon nito. Inaprobahan naman ito ng WBA kaya pinaglabanan nila Gamboa at Ali ang interim WBA title sa minimum weight division. Narito at ating balikan ang naging sagupaan ng dalawang boksingero at kung paano nagawa ng Pinoy na magpakita ng kakaibang lakas gayong 10 araw lamang ang kanyang naging preparasyon. Bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa umpisa ng bakbakan ay umatake agad ang Hapon. Ngunit nagpamalas ng kakaibang magandang depensa ang ating pambato sa ipinapakitang maagang pag-atake ng Hapon. Ay para bang gusto nitong tapusin kaagad ang ating kababayan. Dahil sa 10 araw lamang ang naging preparasyon ng ating pambato. Kaya sa kanyang pag-aakala na maagang bibigay ang ating kababayan. Sa pagpasok ng ikalawang rounds, dahil hindi magawang mapuruhan ng Hapon ang ating kababayan sa maagang paraan, ay dinaan na lamang nito sa pangaasar ang ating kababayan. Nagmistulang batang isip ang Hapon habang ang ating kababayan ay nagpakita ng pagkapasensyoso sa naturang laban. まあまあなんだと、みんなアップバーだけ気持ち時間以上十分出られたし、与えられたコンディションの中では最高のベストを取れた。
Jr. Ilang segundo bago matapos ang round 2 ay nag-iwan ang 1-2 combination ng hapon na siyang tumama sa ating kababayan. Patuloy pa rin sa pang-aasar ang hapon sa pagpasok ng round 3 habang ang ating pambato ay sadyang nakafocus lamang sa laban at pinag-aaralan ang bawat galaw ng hapon kung paano niya ito aatakihin. Dahil sa estilo ng hapon na puro pasugod, ay dito nakakuha ng tempo ang ating kababayan na makapatama ng mga solidong suntok. Nagpamalas na magandang opensa ang ating kababayan sa round 3 na siyang ikinabiglahan ng hapon. Sa paulit-ulit na pag-atake ng hapon, ay paulit-ulit din siyang tinatamaan ng mga counter punches ng ating kababayan. Walang pagbabago sa kanyang estilo, gayong paulit-ulit siyang tinatamaan ng mga suntok ng ating pambato. Nakakabilib ang ipinapamalas na skills ng ating kababayan. Magmula sa footwork, depensa at mga counter punches ay sadyang kahanga-hanga. Ganunpaman ay hindi sumusuko ang hapon. Patuloy pa rin ito sa pag-atake sa ating kababayan na siyang nagbabaka sakaling makachamba. Sa kasamang palad ng hapon ay siya ang nadali ng ating kababayan ng 1-2 combination na siyang nagpahandusay sa kanya sa ibabaw ng lona. Hindi na muling nakabangon pa ang hapon at naideklarang panalo ang ating kababayan via knockout. At matagumpay na masungkit nito ang bakanting titulo kahit na 10 araw lamang ang kanya naging preparasyon sa nasabing bakbakan. Sa laban na ito ay pinatunayan ng ating kababayan na hindi basta-basta ang kamoong Pilipino. Lalo na tangi paglalaban ay karangalan ng ating bayan. Kung nagustuhan nyo ang video ang tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito, paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.